Leading innovations, transforming lives. Batanga State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College Goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batanga State University.
Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa! Mga isyong nilambatpa sa iba't ibang panig ng ating bansa! Ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Batsafe Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan, ito ang Bat State Ulat sa Umaga! Bat State Ulat sa Umaga! Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita, hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea! Bat State Ulat sa Umaga! Araw po ng Biyernes, January 19, 2024. Makasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpila ng Batangas State University, the National Engineering University, Arasof, Nasugbu Campus. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita! Pagkain, hygiene kits at sleeping kits atid sa mga nasunugan sa Imus City. Dalawang Rizalenyo top-notcher sa nagdaang licensure examination for teachers. Lalaki sugatan matapos pagbabarilin sa Quezon. Mag-aaral mula sa Batangas City, wagi ng gold medal sa World International Mathematical Olympiad 2023. At libreng flu vaccine, handog sa market vendors ng Palakat, Batangas. Para sa unang ratsyada ng mga balita. Pagkain, hygiene kits at sleeping kits sa tid sa mga nasunugan sa Imus City. Matagumpay na naipamahagi kahapon ang ilang food packs, hygiene kits at sleeping kits para sa 5 pamilyang apektado ng sunog sa Imus City. Sa direktiba ni Congressman Adrian J. Advincula, ay agarang naihatid ang tulong ng City Social Welfare and Development Office sa mga nasunugan. Matapos ang nangyaring sunog, kamakailan sa Tokwahan Barangay Medisyon 2B, Imus City, ay agad namang rumesponde ang Imus City RRMO, BFP at iba pang mga fire volunteers sa naturang insidente. Sa kasalukuyan ay pansamantalang nanunuluyan ang mga nasunugan sa Barangay Hall ng Medisyon 2B sa nasabing lungsod. Ayon sa Congressman, dalangin niya ang mabilis na pagbangon ng Imus sa nangyaring sakuna at pinaaalalahanan din ang mga kababayan na palaging panatilihin ang pag-iingat at pagiging alisto. Samantala, dalawang Rizalenyo top-notcher sa nagdaang licensure examination for teachers. Lubos na ipinagmamalaki ng pamahalaang panlalawigan ng Rizal ang dalawa nilang residenteng nag-top sa nagdaang licensure examination for teachers o LET. Ang mga ito ay sina Miss Marinela Ocampo na nakuha ang top 7 at Mr. Ruben Columna Jr. na nakakuha ng ika-10 sa mga nahuna sa nasabing eksaminasyon. Pagbabahagi ng mga ito sa pulong nila kasama ang mga kawangi ng LGU, labis ang kanilang galak dahil nagbunga ang kanilang pagsisikap na makapagtapos ng pag-aaral at makapasa bilang isang lisensyadong guro. Samantala, umaasa ang pamahalaang panalawigan ng Rizal na magsisilbing modelo ang dalawa sa bawat kabataang Rizalenyo. Ibang balita naman tayo, nako lalaki, sugatan matapos pagbabarilin sa Quezon. Isang 40 anyos na lalaki ang nasugatan matapos pagbabarilin sa Barangay Santa Catalina Sur, Candelaria, Quezon, noong 17 ng Enero, Miyerkules ng umaga.
Sa ulat ng Candelaria Municipal Police Station, nakatayo ang biktima sa harap ng isang motor shop nang biglang dumating ang suspect at walang ano-anong o at wala anumang pahayag ay pinagbabaril ito bago agad na tumakas. Agad na isinugod ang biktima sa ospital at kasalukuyang nagpapagaling habang patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng suspect sa likod ng nasabing krimen. Yan at iba pang maiinit na mga balita makalipas sa ang isang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagi ang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugsubog sa ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng iba yung pag-iingat sa mga nakatira sa Dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DDWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito lamang yan sa Bat State Ulat sa Umaga. Bat State Ulat sa Umaga! Sa pagkapatuloy ng ating balitaan, mag-aaral mula sa Batangas City, Wagi ng gold medal sa World International Mathematical Olympiad 2023. Bat State Ulat sa Umaga! Para sa balita yan, narito si JM Villahin. JM, i-Bat State Ulat mo. Isang karangalan para sa bansa ang dinala ng isang mag-aaral mula sa Batangas City matapos ang kampiyonato sa World International Mathematical Olympiad o WIMO Finals 2023 na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nakamit ni Riolin Consunico, isang grade 3 na mag-aaral mula sa Stonyhurst Southville International School, Batangas City Campus, ang gintong medalya at tinanghal na may Legend Awards matapos makamit ang tatlong gold medals sa tatlong pangunahing math finals ng prestigyosong kompetisyon. Si Sunico ang naging pambato ng Batangas City at ng buong lalawigan ng Batangas sa Primary Division, kung saan libo-libong mag-aaral mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagtagisa ng talino para sa WIMO Finals 2023. Para sa Bat State Ulat, ako si JM Villahin ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, JM Villahin. Samantala, libreng flu vaccine handog sa market vendors ng Palakat, Batangas. Bat State Ulat sa Umaga. Para naman sa balitang yan, narito si Winchill Tendan. Winchill, i-Bat State Ulat mo. Tumanggap ng libreng bakuna kontra flu ang mga magtitinda sa bagong palengke ng Palakat, Batangas nitong Huwebes. Layo ng naturang programa na mapangalagaan ang kalusugan ng mga market vendors at pati ng mga senior citizens. Miyerkules nang magsimula ang libreng bakuna at kada araw ay 300 benepisyaryo ang target na mahatiran ng serbisyo. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng mga market vendors dahil sa pagbibigay prioridad sa kanilang kalusugan. Para sa Bat State Ulat, ako si Winchell Tandan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Winchell Tandan, at iyan ang unang pasada ng mga balita. Bat State Ulat sa Umaga!
Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita. Kaya naman manatiling nakatutok, dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Isa ka rin ba sa laging nabibiktima ng fake news? O hindi sinasadyang nakakapagpakalat ng mga ito sa social media? Dahil sa dami ng mga impormasyong kumakalat sa social media, hindi maitatangging lumalaganap na rin ang mga fake news. Kaya't huwag agad maniniwala sa mga impormasyong kumakalat ngayon. Panahon na upang magkaroon tayo ng kaalaman upang hindi tayo mabiktima ng mga maling impormasyon. Narito ang mga bagay na dapat mong tandaan at isaalang-alang bago tayo magbahagi ng mga impormasyon sa social media. Una, basahin mabuti ang impormasyong nilalaman at kung paano nakalap ang balita. Pangalawa, alamin kung anong news outlet o sino manunulat ang naglathala nito. Pangatlo, tukuyin ang petsa at oras kung kailan ito na-published. Pang-apat, tukuyin kung balanse ba ang pinapahayag na istorya. Panglima, obserbahan at tukuyin rin mabuti ang mga nilalamang mga larawan at kataga at humanap ng iba pang pinagkakatiwala ang mga tagapagbalita na naglathala ng kaparehas na impormasyon kung ikay may pagdududa. Mahalagang maging mapanuri at tiyaking tamang impormasyon lamang ang ating ibinabahagi. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 28 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. At hindi na natin patatagalin pa, narito na ang ikalawang bugso ng mga balita. Mga katutubo sa Rizal, pumalag sa tangkang pagpapalayas ng DENR. Para sa balitang good vibes, maglolo sa Cavite, kinaantigan ng mga netizens. At assistant coach ng Golden State Warriors, pumanaw na. Sa pagkapatuloy ng ating balitaan, mga katutubo sa Rizal, pumalag sa tangkang pagpapalayas ng DENR. Pumalag nga ang mga katutubong dumagat mula sa Baras at Antipolo sa lalawigan ng Rizal, saan nila ay tangkang sila ay itaboy mula sa kanila mga ninunong lupain. Ipinahayag ni Alex Bendanya, leader at kinatawan ng 7 tribong dumagat, ang kanilang pagkabigo sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na protektahan ng kanilang ancestral domain mula sa mga land grabber na nagpapanggap bilang mga environment advocate o advocates. Aniya, nangangamba umano sila sa agresibo at tumitining pagtatangka na sila ay itaboy mula sa kanilang mga kinatitirhan. Panawagan ng mga naninirahan sa lugar na sana ay repasuhin ng pamahalaan at pagtibayin ang Indigenous People's Rights Act dahil anila, kapag nawala ang IPRA, sila ay mawawala ng tirahan at kabuhayan. Samantala po, narito naman ang ating balitang Good Vibes. Good news updates dito sa balitang Good Vibes. Para naman sa ating balitang Good Vibes, maglolo sa Cavite, kinaantigan ng mga netizens. Nako kung bakit, alamin natin sa report ni Angel Vidal. Angel, ibat state, ulat mo. Pinasuan online ang maglolo na nakuhanan ng litrato sa isang samgipsal restaurant sa Tanza, Cavite. Makikita ang ordinaryong customer lamang sila, pero hindi pangkaraniwan ang kwento ng maglolo, kaya naman maraming na-touch nang i-post ni Jessica Absalon sa social media ang batang si Janessa Ortiz at Lolo Roberto Enriquez. Ayon kay Jessica, nakita raw niya na kinukulit ni Janessa ang kanyang lolo na gustong kumain ng samgyup, kaya naman napasabi si Lolo Roberto na babalik na lang daw sila at magtitinda pa. At kinagabihan ay bumalik ang maglolo dala-dala ang baryang kinita na nagkakahalaga ng 199 pesos. Ang naipong pera ni Janessa ay kinita niya sa pagtitinda ng lumpia para lang mailibre ang kanyang lolo. Ayon naman kay Lolo Roberto,
Sobrang sarap daw sa pakiramdam ng may nagmamalasakit sa kanya. At busog daw siya sa wagas na pagmamahal na ipinaramdam ng kanyang apo. Napaka-good boy naman ni Janessa. Dahil sa murang edad ay makikita na siya ng kabutihang asal. Higit pa rito, siya ay mapagmahal at may malasakit sa kanyang lolo. Dapat natin siya maging lodi dahil siya ay isang mabuting bata. Para sa Bad State Ulat, ako si Angel Vidal ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sports Balita. Samantala po, assistant coach ng Golden State Warriors, pumanaw na. Para sa balita ngayon, narito si Marwin Gonzalez. Marwin, Ibat State, ulat mo. Namayapan ang assistant coach ng Golden State Warriors na si Dejan Milojevic sa edad ng 46. Ayon sa ulat, inatake ito sa puso at agad na isinugot sa ospital. Ngunit sa kabila ng agarang pagtugon ng mga doktor, hindi na ito nakaligtas at binawian na ito ng buhay. Si Milojevic ay dating manlalaro ng Serbian national team at nagsilbing coach ng Mega MIS Belgrade mula 2012 hanggang 2020 kung saan nakuha ng koponan ang kampyonato sa Serbian Cup noong 2016. Nakamit din niya ang tagumpay sa Montenegrin League at Montenegrin Cup noong 2021 bago siya kinuha ng Golden State Warriors. Bilang assistant coach ni Igor Kokoschkov sa Serbian national team mula 2019 hanggang 2021, nakailok din si Milojevic sa pagkamit ng Warriors ng kampyonato noong 2021 hanggang 2022 season. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng lungkot sa mundo ng basketball. Para sa Bat State Ulat, ako si Marwin Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Marwin Gonzalez. Samantala, narito naman po ang ating ulat, panahon. Ngayong araw po ng Biyernes, patuloy na makakaapekto sa Cagayan Valley at Aurora ang Northeast Monsoon o Hanging Amihan na magdadala naman ng malaking syansa ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, naasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at may tsansa pa rin ng mga isolated o pulupulong pag-ulan. Dako naman tayo sa gitnang bahagi ng bansa, kasalukuyan din umiiral ang hanging amihan sa Palawan at kalakhang bahagi ng Visayas. Sa Mindanao naman, shear line ang magdadala ng mga tsansa ng pag-ulan sa Caraga at Davao Region. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay asahan rin ang pulupulong mahihinang pag-ulan. Samantala, nakataas po ang gale warning sa northern and eastern coast of Catanduanes, Rapu-Rapu, Albay, eastern coast of Sorsogon, northern and eastern coasts of northern Samar, eastern coast of eastern Samar, eastern coast of Dinagat Islands, Siargao and Bukas Grande Islands, Surigao del Sur at eastern coast of Davao Oriental. Sabi pa, o kaya naman po sa mga nabanggit po natin na baybayin ay hindi muna maaaring mamalaot ang ating mga kababayang mangingisda. At syempre po iba yung pag-iingat pa rin ang paalala. Ang araw ay sumikat ka din ng 6:23 ng umaga at lulubog mamayang 5:49 ng hapon. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 56.02. Canadian dollar, 41.48. Singaporean dollar, 41.66. Saudi riyal, 14.94. Euro, 60.97. Chinese yuan, 7.78. At Japanese yen, 38 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balitang hatid sa inyo ng Bat State Ulat sa Umaga.
Ako, huwag pong kalimutan mag-like, mag-follow, mag-subscribe sa ating mga social media accounts, Facebook, YouTube, at syempre sa ating TikTok account at DWBX96.5. At syempre, again, ano, para sa ating mga aspiring radio DJs dyan, ng mga estudyante ng Bat State U, specifically ng ComArts Society, ayan, ng Bachelor of Arts and Communication, ini-encourage ko po kayo na mag-apply for audition, ano, sa ating open po kasi ngayon ang ating audition for Radio DJ kasi balak po natin this year ay talagang magkaroon tayo ng full blast ng mga program. So from 8 to 5 p.m. talagang may mapapakinggan kayong iba't ibang DJs na makakasama nyo all throughout the day. Kaya naman syempre po ano, iniimbitahan po namin again lahat ng Bachelor of Arts in Communication students na mag-audition. Paano po? Punta lamang po kayo sa aming TikTok account at DWBX96.5 at doon po makikita nyo yung aming latest video. Idu-duet nyo lamang po yun at pag kayo ay napili, dadaan tayo sa isang training. Ayan. At pagkatapos niyan, ay saka namin kayo isasalang dito live on air. At makita-kita tayo muli bukas mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga para sa mainit na balitang hatid ng Bat State Ulat sa Umaga. Bat State Ulat sa Umaga! Muli ako po ang inyong naging kabalitaan na ka-Bat State Ulat, Lenny Ilaw. Bat State Ulat sa Umaga! Sa ngayon, tayo muna ay makiindak, makikanta, makisaya sa ating best of OPM love songs sa pusong ko to. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasof Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence! Heto na
nakaarangkada na. Ang PWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ang campus radio station na magpapakilig, magpapaiyak, at magpapasaya sa iyong araw. Usong ka to, the best of OPM love song. Bida ang mga dugdugin na tiyak magpapasabay kahit mga oldies. Mr. DJ, can I make a request? Lalo na ang ating mga Gen Z. Gento, gento, dito basta basta bing. DWBX 96.5, the official radio station of Batangas State University, Arasop, Nasubu. Makisaya. At makikanta mula Lunes hanggang Biyernes sa Pusong Ko To, Best of OPM Love Songs. Kasama ang pinakamagandang DJ sa balat ng radyo, DJ Bibi. Pusong Ko To, Best of OPM Love Songs.